senior citizen na si Hobby. Eh, bata pa ako. Wala kaming sex life. Naisip ko na nga mag-cheat sa kanya. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Athena. Eto ako ngayon. Meron ako na mga gusto sa buhay. Pero hindi ko pa nakukuha. Hindi ako kontento at hindi rin masaya. Ito ang aking secret file. Year 2013, I was just a typical high school student aral bahay. Lumaki kaming mahirap. Pero nakakain na naman kami 3 times sa loob ng isang araw. Dahil na rin masipag ang mga magulang ko. High school ako, hindi ako ligawin. Dahil na rin siguro sa katawan kong mataba ever since birth. Pero, may nakachat akong foreigner, ang pangalan Gary Born. Austrian man, 47 years old. Alam niyang estudyante pa ako at alam niyang 16 pa lang ako that time. May alam naman akong English kahit papaano. He supported me sa pag-aaral, 500 a week. Malaking tulong na rin. Tapos naging kami. Nagkita kami sa isang mall sa Clark. Ay grabe, ang pogi at ang cute niya kahit may edad na. Eh, nung time na yun, wala akong ka-XP experience. Although, lagi kong sinasabing I love you sa kanya. Tapos sabi niya, mag-aantay daw siya hanggang sa mag-18 na ako. Kaya nung mag-18 ako, ayun na, nakuha na niya ako. Then, after niya akong makuha, wala na siya biglang paramdam. Ni hi, ni hello, wala. I tried to call him sa cellphone niya, di niya sinasagot. Hanggang sa nag-text siya sa akin, sabi niya, how are you? Ako naman, sabi ko sa nanay ko, sabihin, patay na ako. Then, ayun. Sinabi niya na, I'm so sorry for your loss. Can we talk on Yahoo? So doon ko na sinabi yung totoo na, ako si Athena, I'm not dead. Pero, mas nakamamatay yata yung nireply niya sa akin. I'm so sorry, tomorrow is my wedding. OMG. Biglang tumulo ang luha ko. Pumasok agad ako ng kwarto. Iyak lang ako ng iyak. Ilang araw akong walang ganang kumain kahit na tinatawag ako ng nanay ko. Hindi naman nila alam na kasal na si Gary. Ako lang nakakaalam. Then one day, nag-message sa akin si Gary. Sabi niya mag-explain daw siya. Eh akong si marupok, nakipagkita pa rin. Tapos nung magkita kami, hindi naman siya nag-explain. May nangyari lang sa amin. So ayun, naglaylo kami, dumating na nga sa puntong puro sardinas na ang ulam namin. At sa tuwing darating ang tag-ulan, maglilimas kami ng bahay dahil baha at mababa yung bubong namin. So naisip kong makipag-chat uli. May nakachat ako ang pangalan, Reynaldo. From Italy, nakatira sa Iba, Zambales. Sabi ko sa sarili ko, total, na-sex naman niya ako. Go lang. So yun, fling-fling lang kasi ayoko pang tumibok yung puso ko. Kinakabahan nga ako kasi baka mamaya, mabuntis ako. Then, ayun, nung ilang weeks na hindi ako dinaratnan, bumili ako ng PT, thank God, negative naman. So after noon, ako na yung pumupunta sa kanila, sa Zambales. Ay grabe, mas naging active ako sa sex dahil sa kanya. Hinahanap-hanap ko siya. Wild ang meron kami ni Reynaldo. So after a few weeks, di na rin ako ulit dinaratnan. Sabi ko, wala akong pera. Sa tingin ko, buntis ako. So yun, binigyan niya ako ng pera. Negative ulit. Tapos ayun, since alam ko namang fling-fling lang yung sa amin, ayun, nagtry ako ulit umanap ng isang lalaking iintindihin ako. So nakipag-chat uli ako. Ang pangalan nito ay Hideaki. Japanese-Korean blood. Pero ang sabi niya, I like you but I don't like to be in a commitment. So, failed fling again. Pero hindi ako na-give up na humanap ng lalaki. At that time, down na down na ako kasi halos lahat ng mga kaanak ko, kapatid ko, nanay ko, tatay ko galit sa akin. Eh, hindi ko rin naman alam kung anong mangyari sa akin. So, sinubukan kong kontakin uli si Gary. Nakita kami, nag-sex kami. Pero iba na yung trato niya sa akin, parang isang bayarang babae. After namin gawin yun, wala nang usap-usap. Uwi na siya uli ng Batangas kung saan nakatira yung asawa niya. Tapos doon ko na tinigilan. Sabi ko, di na tama. Naganap na ako ng iba.
So may nahanap ako si Ficino from Italy. Binata ang itsura, maharot. Sa jeep pa lang inuupuan na ako. Tapos pagdating namin sa kwarto, inalipin ako. Ang baboy nito compared sa ibang taong nakasama ko sa kama. Tapos binigyan lang ako ng pamasahe, 300 pesos lang. Sa mga nakaraang nakasex ko, 1,000 yung binibigay na pamasahe ko. Sabi ko sa sarili ko, tama na to. Binababoy ko sarili ko dito. Yet, I never stop meeting people. Then, may nakilala ako ulit na guy. Ang pangalan, Gary din. American man. Super nice. Tapos, parang okay lang, floating. Meron ako ulit nakachat. Ibang tao naman, Gerald ang pangalan, from Canada. Sinusuportahan ako nun every week, 5,000 pesos. Kahit di na ako magtrabaho. Hanggang sa, may isa pa ako ulit nakachat, si Nielsen. 20,000 pesos naman, a month ang sinesend sa akin. So I live a life na okay. Hanggang sa mag-decide si Canadian na umuwi ng Pinas. I said, no, we don't have any place to stay. Balak naman din niya palang umalis. Tapos ito rin si Nielsen, ganun din. So sabi ko, patay. So dapat may piliin ako. So ginive up ko si Gerald na Canadian kasi mas mabilit si Nielsen. So ang pinili ko ay si Nielsen. So year 2018, andito na si Nielsen sa Pilipinas. Magti 3 years na nga siya eh. Pensionado siya. At yun yung pinagkakasya namin sa buhay namin every month. Kaya lang nagme-maintenance pa siya. So wala akong naiipon. Until magpandemya, parang lalong naging mahirap ang lahat sa akin. Kaya lumipat na kami ng bahay. Doon na kami sa parents ko. Nagbibigay naman kami sa kuryente, bigas at internet. Pero bakit ganun? Feeling nila napakasama akong tao. Bakit daw ang damot ko hindi nga nila alam na need namin ng 150,000 pesos para makauwi uli si hobby sa kanila? Like what I said, hindi ako kontento sa kung ano ako ngayon. Kasi senior citizen na si hobby. Wala kaming sex life. Naisip ko na nga mag-cheat sa kanya pero hindi ko magawa-gawa kasi sobrang bait niya. Sa totoo lang, nahihirapan niya ako ngayon. Kasi ayoko rin siyang pauwiin kasi senior na nga siya at baka dun pa siya mamatay. Mag-isa na lang siya sa buhay. May mga anak naman siya pero wala namang pakialam sa kanya. Ewan ko kung bakit hindi ako masaya. I don't feel contented. Dahil ba hindi ito yung pinangarap kong buhay? Mahal ko si Nielsen pero bakit ganun? Pamilya ko at pera ang nagiging problema namin. Hindi naman kasi lahat ng foreigner mayaman. Sana po huwag niyo akong i-judge based on my experience. Hindi po ako pokpok. I was just trying to find myself. And now I found it. Nahanap ko nga, pero hindi ako masaya. Hanggang dito na lang.